Sa ikahuling araw ng Agosto, inilabas ng IATF ang rekomendasyong ilagay na sa Modified General Community Quarantine ang buong Pilipinas, maliban sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Tacloban City at Bacolod City na nasa General Community Quarantine pa rin. Nakapaloob din sa pagpupulong na bumaba na ang kaso ng daily confirmed cases dahil na rin sa pag-aalaga ng mga doktor, lalo na sa mga pasyente na nasa moderate to severe cases. Meron pong pagbaba ng kaso mula nung tayo ay bumalik sa modified enhanced community quarantine. We have managed to keep our death rates at a relatively low level. At dahil naman sa pagtataas muli ng mga kaso ng COVID-19 sa Iligan, ibinalik na ito sa Modified Enhanced Community Quarantine. From MGCQ, now ngayon na reverted kami ngayon sa MGCQ dahil sa growing number namin ng positives. We want to put Iligan under MECQ dahil ang bilis ng paglubo ng mga positives namin na just yesterday we have 30 cases of positives. I think we're over 300 now. Isa sa mga dahilan ng nakita namin is the incoming of itong mga HSI. Tapos yun ang pinaluwagan namin ng ang status like MGCQ. And mayroon nangyari kami na we wanted to have it stricter, pero we were placed under modified general quarantine. So yan ang dahilan namin that the people become so confident after we were in the state of ECQ and then MECQ. Hindi na masawa yung mga tao. So masyadong kumpiyansa. We have a lot of puroks. In fact, we have over 60% of our barangays being affected. There's no other way to suppress the virus. But to limit the movement of our people. Samantala, marami sa ating mga healthcare professionals ang nakararanas pa rin ng diskriminasyon ngayong kasagsagan ng pandemya. Kaya naman ang Pangulo ay maglalaan ng budget para sa kanilang pagkain at titirhan habang ginagampanan nila ang pagpapakabayani sa mga apektado ng coronavirus. Yung lahat na mga health workers na pinapaalis sa mga inyong tinitirhan. You're renting a room or a house because of the fear, unfounded, na mahawa ninyo ang may-ari ng mga bahay. If this happens, you can call directly the office of Secretary Galvez and we will provide you with the necessary billeting and pati pagkain na. And we will choose a place nearest to where you are working. Dagdag naman ni Secretary Lorenzana na tuloy-tuloy pa rin ang repatriation para sa ating mga kababayan mula sa iba pang bansa. Sa kabuuan, halos nasa 174,000 na OFWs na ang nakauwi dito sa Pilipinas. Gayun din ang mga kababayan natin mula sa Sabah, Malaysia. Yung third batch din po ng mga Pilipinong umuwi galing sa Sabah, dumating na nung 2 days ago, 379, natesting na po sila roon sa Sabah bago umalis. COVID-free po sila lahat. Ilan din sa mga binanggit ng Pangulong Duterte na ang ahensya ng DOLE, OWA at CHED ay magbibigay ng sapat na tertiary education, lalo na sa mga OFWs na nagpapaaral pa ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Dito sa effect ng COVID sa pag-aral ng ating mga anak, kailangan natin na tulungan, lalo na a tertiary education subsidy for dependents of displaced, non-returning, repatriated or deceased OFWs due to COVID-19. The education subsidy will be given to one college level beneficiary from a qualified OFW enrolled or is intending to enroll in state universities and colleges, local universities and colleges and CHED recognize private higher education institutions in the school year 2020. Ang tulong po sa edukasyon
sa mga anak nito is a one-time grant of 30,000 pesos. The project will be allotted with the amount of 1 billion, which will benefit about 33,000 students from 33 OFW families. At ayon naman kay Secretary Briones, mukhang kailangan na rin idagdag sa curriculum ang mental health at health literacy upang mas lalong matiyak ang katatagan ng bawat mag-aaral at gayon din ng mga guro. Binigyan din ni Secretary Briones na lubhang kailangan ng pagtulong sa bawat isa dahil hindi lang edukasyon ang mas malaking kinahaharap ng mga Pilipino. We should exert more efforts in strengthening yung mental health ng ating mga youth, not only the youth but also our teachers. Kailangan i-capacitate ang educators, ang teachers, para tulungan ang mga bata at mga teachers for basic health literacy skills. Yung anxiety, yung takot, at saka yung fears, lumalabas kuminsan yung mga behavior na usually not typical of Filipinos, na nangangaway, mga relationships na sisira, mga bata lumalaban sa mga parents and so on. Kasama na yung fear sa disease, fear sa walang trabaho, lahat-lahat na ito. Ito ang mas malaking problema para sa amin. Nag-uulat, Jane Ongson, TFC News.